health benefits ng olive oil at paano gumawa nito. Ang olive oil ay isang uri ng liquid fat na nakukuha sa pagpiga ng bunga ng mace. Pinaniniwalaang nagmula ang olive trees sa Eastern Mediterranean 6,000 to 8,000 years ago. Ang olive oil ay karaniwang ginagamit sa pagluluto, paggawa ng cosmetics, sangkap sa mga gamot at paggawa ng mga sabon. Ngunit alam nyo ba na may iba't ibang uri nito? Narito ang limang uri ng olive oil. Una sa ating listahan ay ang extra virgin olive oil. Ito ay karaniwang ginagamit sa salad seasonings. Gumagamit ng cold pressing method sa pag-extract ng oil upang mapanatili at hindi ma-alter ang lasa at aroma ng langis ng olive. Ang extra virgin olive oil ay itinuturing na pinaka-the best na uri dahil sa natural flavor at aroma nito. Ito rin ay may mababang acid content kumpara sa iba pa niyang kauri. Maaari itong inumin ng puro dahil sa taglay nitong health benefits. Pangalawa ay ang virgin olive oil. Katulad ng extra virgin olive oil, ito rin ay ginagamitan ng cold pressing method. Ang acid nito ay bahagyang mas mataas kesa sa extra virgin oil ng 1-4% at mas mild ang lasa. Ito ay suitable sa pagluluto ng mga pagkaing ginagamitan ng low heat temperature. Pangatlo ay ang refined olive oil. Ang refined olive oil ay nakukuha sa hinog na bunga ng olive tree. Ito ay may mas mababang amount ng virgin oil, kaya naman ito ay suitable lamang sa pagluluto na ginagamitan ng high temperature. Gayunpaman, nagtataglay pa rin ito ng kaparehong amount ng fat at calories na katulad ng virgin olive oil. Pang-apat ay ang pure olive oil. Ang oil na ito ay combination ng extra virgin oil o virgin type oil at refined na olive oil. Ang paghahalo ay karaniwang ginagawa kapag hindi magandang kalidad ng oil ang nagagawa sa extraction process. Kapag nahaluan ng extra virgin oil o virgin type oil, mas dumarami ang taglay nitong vitamin E at nagiging flavorful. Panglimang uri ng olive oil ay ang olive pomace oil. Ayon sa mga olive oil companies, ang olive pomace oil ang pinakamababang kalidad mula sa limang uri ng olive oil. Nakukuha ang oil na ito sa residue ng aktwal na pagproseso ng pag-extract ng purong olive oil. Dahil dito, ang olive pomace oil ang pinakamura sa kanilang lima. Ayon sa mga eksperto, ang olive oil ay isang good fat na importante at maraming benepisyo sa katawan. Partikular na ang extra virgin olive oil. Narito ang 10 health benefits ng olive oil proven by scientific research. Monounsaturated fats. Ayon sa research, ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fats. Ito ay uri ng good fat na nakakatulong sa weight loss, pagbawa sa panganib sa sakit sa puso, cancer at inflammation. Ang olive oil ay mayroong 73% ng oleic acid na tinatawag na omega-9 fatty acid. Ito ang karaniwang ginagawang gamot para sa sakit sa puso o mataas na kolesterol. Ang olive oil rin ay mayroong 11% na polyunsaturated fat na katulad ng omega-6 at omega-3 fatty acids. Kaya ito ay may mataas na benepisyo sa paggamit sa pagluluto. Antioxidants. Mga ka-health, alam nyo ba na ang antioxidants ang nakakatulong sa ating cells upang malabanan ang mga free radicals na nagdudulot ng sakit katulad ng cancer, high blood pressure at stroke? Ang mga free radicals na ito ay nakakapasok sa ating katawan dahil sa ating mga kinakain at nalalanghap.
Ang olive oil ay mayaman sa antioxidants na nakakapuksa sa mga free radical sa ating katawan. Mayaman rin ito sa vitamin E na nakakatulong para makamit ang healthy skin and eyes, at vitamin K na nakakatulong sa blood clotting at pag-build ng ating bones. Strong inflammatory properties. Ang chronic inflammation o mabagal at mahabang pagkasira sa ating katawan ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, metabolic syndrome, type 2 diabetes at pati na rin ng obesity. Nagkakaroon ng inflammation sa ating katawan kung may infection o injury na hindi naranasan, may autoimmune disorder, o ang long-term na pagkaka-expose sa pollution at chemicals. Ayon sa research, ang oleocanthal mula sa olive oil ay isang gamot para sa inflammation. Napatunayan na kasing bisa ito ng ibuprofen na isang anti-inflammatory drug. Ang oleic acid din ay napatunayan na may kakayahang mapababa ang level ng inflammatory markers katulad ng C-reactive protein. Pag-prevent ng stroke. Ang pagliit o pagtitid ng daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen papunta sa ating utak ang nagbubunga ng stroke. Ang risk ng stroke ay tumataas habang nadadagdagan ang edad ng isang tao. Ngunit alam niyo ba na may tatlong uri ng stroke? Ischemic stroke. Ito ang pinaka-common type ng stroke. Ito ay sanhi ng pagkabara ng blood vessel papunta sa ating utak. Kadalasan na nakikitaan ng ischemic stroke ng mga taong may high blood pressure, matagal nang naninigarilyo, at may sakit sa puso at may diabetes. Hemorrhagic stroke. Ito ay ang pagdurugo sa ating utak dahil sa pagburst o pagputok ng blood vessel. Ito rin ay madalas na tinatawag na intracranial stroke. Ang mga kadalasang nagko-cause ng hemorrhagic stroke ay ang hindi kontroladong pagtaas ng blood pressure, sobrang paggamit ng mga gamot na blood thinners o anticoagulants, pagbukol sa ating blood vessel wall o aneurysm, trauma dahil sa aksidente, o di kaya ay protein deposits sa ating blood vessel wall na nagiging sanhi ng pagkahina nito o tinatawag ding cerebral amyloid angiopathy. Transient ischemic attack o mini stroke. Nakakaranas ng mini stroke ang isang tao kapag nagkaroon ng build-up cholesterol o plaque sa ating arteries. Ito ay nakukuha dahil sa paninigarilyo, hypertension, obesity, palagi ang pag-inom ng alak, makolesterol na pagkain, irregular na pagtibok ng puso at diabetes. Hindi man ito katulad ng dalawang naunang uri ng stroke na kapag hindi naagapan ay nagiging sanhi ng kamatayan, ito naman ay ang warning upang seryosohin ang iyong katawan. Ang regular na pagkonsumo ng olive oil ay nakakatulong upang mapahaba ang pagliit o pagtitid ng ating blood vessels. Heart disease. Ang pinaka-common cause ng kamatayan sa buong mundo ay ang heart disease. Ngunit alam niyo ba na ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ang heart disease ay ang pinaka-least common na cause ng kamatayan sa mga Mediterranean countries? Dahil ito sa kanilang Mediterranean diet na mayaman sa paggamit ng extra virgin olive oil. Ang good fat mula sa olive oil ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol, napapabuti ang lining ng ating blood vessels, at nakakatulong upang mapigilan ang sobrang pagdurugo o blood clotting. Nakakapagpababa rin ito ng blood pressure na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso at maagang pagkamatay. Ang pagdagdag ng extra virgin oil sa iyong diet ay nakakatulong upang mabawasan ang iyong pangangailangan sa blood pressure medication. Paglaban sa Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's ang pinaka-nangungunang neurodegenerative condition sa buong mundo.
halos 50 million na mga individual ang may Alzheimer's o dementia. Ang pagkabuo ng beta-amyloid plaque sa ating utak ang isa sa mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ang extra virgin olive oil sa pagprotekta ng memory at learning ng isang tao. Napapababa rin nito ang build-up ng plaque sa ating utak. Type 2 diabetes. Ang obesity at inactive lifestyle ang nangungunang dahilan ng type 2 diabetes. Isa rin sa panganib ay ang hindi makontrol na pagtaas ng sugar level sa ating dugo. Ang pagkain ng extra virgin olive oil rich diet ay nakakatulong upang mapababa ang glucose level na dulot ng sobrang pagkain ng rich in carbohydrates na mga pagkain. Low-density lipoprotein na nakukuha sa saturated fats at triglycerides dahil sa labis na katabaan at hindi makontrol na blood sugar levels. Anti-cancer properties. Ang antioxidants na makikita sa olive oil ay nakakatulong upang mapuksa ang free radicals sa ating katawan. Ang mga free radicals na ito ang nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng cancer cells. Ang olive oil ay mayaman sa oleocanthal properties. Ito ang nakakatulong na mapuksa at masira ang mga cancer cells sa ating katawan. Ugaliin ang pagdagdag ng olive oil sa iyong healthy meal. Rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis ay isang chronic, progressive, at disabling autoimmune disease. Ito ay nag-cause ng inflammation, pamamaga, at pananakit sa joint area. Maaari rin itong maapektuhan ang ibang body organs kapag hindi naagapan. Ang oleocanthal property ng olive oil na may pagkakapareho sa ibuprofen ay nakakatulong na mapababa at mapigilan ang inflammation sa ating joints. Epektibo ito lalo na kung sasabayan ng hot compress para sa pamamaga ng mga joints. Antibacterial properties. Mga ka-health, alam nyo ba na ang olive oil ay mayaman sa nutrients na nakakatulong upang mapuksa ang mga harmful bacteria? Isa sa mga bacteria na kayang puksain ng olive oil ay ang Helicobacter pylori bacteria. Ito ang bacteria na namumuhay sa ating tiyan na nagiging dahilan ng gastritis, stomach ulcer, at stomach cancer. Ang extra virgin olive oil rin ay napag-alaman na kayang pumuksa ng 8 strains ng bacterium. Tatlo rito ay antibiotic resistance. Wow! Ang pag-take ng 30 grams ng extra virgin olive oil every day ay nakakatulong na ma-eliminate ang mga bacterial infection na ito sa ating tiyan. Ika nga nila, the foods we choose make a big difference. Ang extra virgin olive oil ay isa sa healthiest fat sa buong mundo. Ngunit, maging mapanuri sa iyong bibilhin ka-health. Piliin lang ang dekalidad na olive oil o maaari rin kayong gumawa sa inyong mga tahanan. Kinakailangan lamang ng 5 pounds o 2.25 kilograms ng fresh organic olives at 1 half to 1 cup ng malinis na tubig. Narito ang mga steps na dapat mong sundan. Hugasang mabuti ang olives at gumamit ng salaan para mawala ang sobrang tubig. Maaaring paghiwalayin ang mga olives sa 3 batches gamit ang mababaw na bowl ka-health. Diktikin ang olives para ito'y maging paste. Pagkatapos, ilipat ang paste sa isang malaking tasa o drinking glass at lagyan ng 2-3 tablespoon ng mainit na tubig. Haluing mabuti upang ma-distribute ng maayos ang tubig. I-grind ang olive paste gamit ang immersion blender for 5 minutes. Gumamit ng mixing spoon upang ipag-separate ang olive mush at olive oil.
circular rotation lamang para mapalabas ang oil mula sa pulp. Pagkatapos ay i-cover o takpan ng malinis na dishcloth, paper towel o lid ang olives ng 5 hanggang 10 minuto para mas lumabas ang oil. Sa isang malaking bowl, maglagay ng salaan na may malinis na cheese cloth na maaaring magamit upang masala ang liquid mula sa olive paste. Gumamit ng kutsara upang i-transfer ang olive paste sa gitna ng cheese cloth. Balutin ang paste at lagyan ng pampabigat na wooden block upang malagyan ng pressure ang ating olive paste bundle. Hayaan ang olive oil, olive juice at water na masala sa loob ng 30 minutes. Maaaring gumamit ng baster o malinis na syringe upang makolekta ang namuong oil mula sa nasalang olive juice. Mula rito ay i-transfer sa malinis na bote ang makukuhang oil. Pagkatapos makolekta lahat ng oil, i-store lamang ang bote sa cool, dry place. May homemade olive oil ka na maaari mong magamit ng 2 to 4 months. Amazing! Tandaan, kinakailangan pa rin ng balanced diet upang makamit ang healthy body. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, sedentary lifestyle at pagkain ng processed foods na mayaman sa saturated fats. You don't have to eat less ka-health. You just have to eat right. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa aming health videos. I-check din ang aming playlist para sa ibang videos na kapupulutan ng tips. Oh, paano? Kita-kits sa susunod na health and wellness topic dito lang sa Healthy Pinoy. Take care!